Ito ang pinaka-importante kay Sir Chinchin. Ano? Ang pinaka-importante raw sa pagtitipid ay disiplina. Opo. Oo. Parati ko sinasabi, hindi mahalaga kung magkano kinikita mo. Ang mahalaga kung magkano natitira. Kahit kumita ka ng 100,000, pero ang gastos mo ay 100,000 rin, walang matitira. Kahit ang kita mo ay may maliit lang, pero kung marunong ka mag-budget, marunong ka mag-ipon, may matitira talaga. Naalala nyo nung maliit ang sweldo, na pagkakasya minsan may sobra pa. Nung lumaki na, nagkulang na, nagkautang pa. Diba? Sa totoo lang, ang problema kasi hindi naman yung pera. Yung problema, yung taong gumagastos ng pera. Sa isa pang pamamaraan siguro, yung gamitin natin yung envelope system. Kasi napakahalaga po ng envelope system. Kasi ang problema po sa kita po natin ay limited. Ang expenses po unlimited. Naalala ko tuloy, ayun nga, pagkain, tapos transportasyon. Ako rin ang namamalengke. Sa inyong pamilya, sir? Oo, kasi ayaw ko maputikan ng misis ko. Wow, sweet! Diba? Hindi, matagal siya mamalengke. Hindi, yun nga, alam mo ba yung gulay? No? May budget ako every 10 days eh. Sa kubawa ko namamalengke, 900. Naalala nyo, Ondoy? Opo, sir. Oo, so pumunta ako sa suki ko, same amount of vegetables, siningil na ako 1-2. Eh sinabi ko, eh suki naman, pati ako tinatalo mo. Pasensya na, sir. Kamatis, doble. Repolyo, doble. O yung kamatis, ilang binili ko? 1/2. O gawin mo 1/4. Yung repolyo, palitan mong kangkong. In other words, pinababa ko ulit sa 900, yung katulad na sinabi mo. Alam mo, ang problema kasi, pagka dala mo yung buong wallet mo na hindi naka-envelope, ay, para siyang vacuum. Hihigupin siya, tapos ano mangyayari? Feeling mo, ay, pati kapos na yung kuryente ko. Kapos ka na. Kasi yes, nga, ipit na. Oo, kasi kailangan talaga nakahiwalay. Lahat. Kaya kailangan po yung mga magulang diyan, mga misis, 'di ba? Kailangan po nakahiwalay talaga. Ang suggestion ko rin, pag tayo po ay para hindi mag-over budget ba, umover gastos, magdala lang po ng eksaktong pera sa loob ng wallet. Kasi mahirap eh, 'di ba? Pag mamili, sir. Oo, lalo na pagka pumupunta ka sa mall, may sale, nanginginig yung mga ibang tao. Totoo. Eh ito, ang ginagawa ko kunyari nagpapa-grocery ka. Eh ngayon, ang ginagawa ko, yung resibo nandoon mismo yung presyo. Mm. So alam mo na kung magkano ang ipadadala mo. Oo. Eh kaya lang minsan padadagdagan mo 'yon kasi ngayon minsan yung iba nagtaasan din ng presyo. Tama, mga mamsis. Diba? So mahalaga na ma-memorize natin. Oo. Para alam mo lahat, 'di ba? O eto. So bago siya umalis, nakakwentada ka na ron, alam mo na magkano padadala mo. Tama. Sakto. Nakalista na. Ilista na. At saka turuan mong humingi ng discount o tumawad, hindi naman masama yun. Diba para may pasuki-suki ka lang? Tama. At isa pa siguro, tip lang yung nakalimutan ko tuloy. Dapat isa pa, ang ika nga, huwag kang pupunta ng grocery o ng palengke ng gutom. Totoo yan! Oo. O galit. Yan. Gutom o galit. Yes. Bakit, sir? Hindi kasi pagka, diba, pag gutom ka, lahat na makikita mo, gusto mong kainin. Nangyari sa akin yan. So, kuha ka ng kuha. Naiisip ko, lulutuin ko. Lahat binilik, wala. Walang nangyari sa budget. Ito po, hindi nangyari sa kaibigan kong to. Ano? Kasi laging busog to. So, talagang lagi siyang kuha. For more magandang buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe.